Mapagpalang araw, kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex. Nakatira dito sa Kabisayan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Felix. Nung minsan na pagka-interesan siyang barangin ng isa sa mga kalapitbahay namin. Taong 2009, nung nangyari ang mga karanasan ng aking amang si Felix, kalakbay. At nung mga panahong iyon sa pagkakatanda ko, ay nasa edad 16 pa lamang ako noon. Ang tirahan namin ay malapit lamang sa dagat. Kaya naman hindi na kami bumibili ng mga mauulam. Dahil sa isang mangingisda ang aking ama, at tuwing gabi ay pumapalaot kami sa karagatan. May munting palayan naman kami, kalakbay, na ipinamana ng aking lolo sa aking ama. Kaya naman masasabi kong hindi kami hikaw sa buhay ng mga panahong iyon. Isang araw, may bagong lipat na kapitbahay kami na itago na lamang po natin sa pangalang Aling Susan. Itong si Aling Susan ay may anak ring binatil yung tulad ko. Kaya naman hindi naglaon, ay naging kaibigan ko na ang kanyang anak na si Betong. Palagi kong kasakasama sa gala ng kanyang anak at itinuturing ko na rin itong matalik na kaibigan. Ang hindi ko lubos akalain, kalakbay, na may lihim na itinatago palang kababalagan ang ina ng aking kaibigan. Hindi mo kasi mapaghahalataan na isa palang mambabarang ang kanyang ina. Sa kadahilan ng napakatahimik ng matanda at palaging nasa loob lang ng bahay ito. Tapos kung lalabas man, ay hindi mo makikita ang nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Isang araw, kalakbay, pasado alas 3 ng hapon nang may kumatok sa bahay namin. Eksakto namang kakatapos lang magmerienda ng aking ama noon. Kaya siya na umano ang magbukas ng pintuan para alamin kung sino ang tao sa labas. Pagkabukas ng pintuan, ay narinig ko ang pangalan ng ina ni Betong. Kaya batid kong iyon ang kausap ng aking ama. Siguro ay nasa ilang minuto ring nag-uusap ang mga ito. At sa paglipas ng ilang sandali, ay bumalik na sa kusina ang aking ama at napapakamot sa ulo at nagwika ng si Aling Susan nang hihiram ng isang sakong palay. Ay hindi pa naman panahon ng anihan ngayon, kaya wala akong maipapahiram na palay sa kanya. Sinabi ko namang pahiramin ko siya ng ilang takal na bigas pero ayaw niya. Ganun ba? Grabe naman niya si Aling Susan. Alam niya namang hindi pa napapanahon para sa anihan ngayon. Kaya bakit palay pa ang hinihiram niya? May bigas naman tayong maipapahiram sa kanya kahit papaano. Tugon ng aking ina. Ganoon po talaga yata sa probinsya namin, kalakbay. Pangkaraniwan na po ang manghihiram ng palay sa tuwing anihan. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi patag-ani, kaya tinanggihan ng aking ama ang pakiusap ng matanda. Ngunit ayon sa aking ama, ang ipinagtataka niya ay bigla na lamang siyang tinapik ng matanda. Pagkatapos ay may pinulot itong bagay sa bakuran. Hindi na lamang pinansin pa ng aking ama kung anong bagay ang pinulot ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, ay napapansin ko na unti-unting nangayayat ang aking ama. Pansin ko rin na palagi na lamang siyang nilalagnat tuwing sumasapit ang gabi. Hanggang sa umabot pa sa puntong kinukumbol siya ng aking ama dahil sa sobrang taas ng lagnat nito. Subalit sa tuwing dinadala namin sa pagamutan ng aming ama, ay wala namang nakikitang sakit ang mga sumusuring doktor sa kanya. Kaya sobrang nabahala na kami at hindi na mapalagay ang aking ina. Sa paglipas pa ng mga araw, ay napapansin naming unti-unti nang lumolobo ang tiyan ng aking ama. Namamagaan na rin ang kanyang mga paa at animoy may manas. Kapag nga pinipisil ko ang kanyang paa noon, kalakbay, ay lumulubog iyon at pupwede nang lagyan ng 25 centavos. Nabahala na rin kami dahil sa umabot na hanggang sa kamay ang pamamanas. Ilang beses pa naming paulit-ulit na dinala muli sa ospital ang aking ama. Subalit wala pa rin nangyayari. Wala pa rin makitang sanhi ng pagkakasakit ang aking ama. Hanggang umabot na sa puntong hindi na kumakain ang aking ama, sa kadahilan ng lahat ng mga kinakain niya, ay hindi tinatanggap ng kanyang sitmura at agarang nilalabas. Diyos ko,
Ano ba tong nangyayari sa'yo, Felix? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na lang ng pagamutan sa bayan na lapitan na natin. Pero wala silang makitang sakit sa'yo. Kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Wika ng aking ina. At halata sa mukha nito ang pagkabahala at pagkabalisa sa mga nangyayari sa aking ama. Di kalaunan ay napagplanuhan na ng aking inang dalhin na lamang sa Maynila ang aking ama upang doon ipagamot. Wika pa nito. Magbabaka sakali siyang marahil doon sa Maynila ay malalaman na kung ano nga ba ang sakit ng aking ama. Sapagkat palala na ng palala ang kalagayan ng aking ama. Hindi na ito makanguya ng pagkain. Kaya ang ginagawa ng aking ina ay naglulugaw na lamang siya palagi. Para kahit papano'y malagyan ng laman ang sikmura ng aking ama. Isang tanghali noon, Kalakbay. Habang nagbabasketball kami ni Betong, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari sa aking ama. Sinabi ko rin sa kanyang malala na ang kalagayan ni tatay at nagbabalak ng dalhin sa Maynila ng aking ina para doon ipagamot. Kawawa naman ang tatay mo, tol. Maiksing tugon niya sa akin at tumingin sa malayo na para bang may nais itong sabihin sa akin. Ngunit hindi niya lang masabi. Ay siya nga pala, tol, uuwi na muna ako. May iniutos nga pala sa akin ng aking ina. Pagpapaalam ni Betong sa akin, pagkatapos ay nagmadali ng maglakad palayo. Nagtataka naman ako at napatanong sa sariling. Anong nangyari doon? Ba't biglang nagmamadali? Akala mo'y may pinapagatas na pamilya. Noong akmang uuwi na rin sana ako sa bahay namin, bigla kong naalalang kay Betong pala ang bolang ginagamit namin. Kaya naisipan kong idaan na lamang sa bahay ni Betong ang bola. Sa paglipas ng ilang minutong lakaran, ay tuluyan na akong nakarating sa bakuran ng bahay ni Betong. Nakailang tawag na ako sa pangalan ng kaibigan ko sa labas ng kanilang bakuran. Subalit walang sumasagot. Sinubukan ko pang tawagin ang kaibigan ko ulit, ngunit wala pa rin. Kaya naman ang ginawa ko ay pumasok na lamang ako sa kanilang bakuran para kumatok sa pintuan ng kanilang bahay. Baka kako hindi lang ako narinig ng kaibigan ko at marahil ay naroroon lang ito sa loob ng bahay o kaya'y nasa kusina, kaya hindi ako naririnig nito. Ngunit noong akmang ilalagay ko na ang bola sa gilid ng kanilang bahay, nakita kong nakaawang ang pintuan ng bahagya. Sa hindi ko malaman na dahilan, ay para bang may kung ano ang naghatak sa akin na silipin ang loob ng kanilang bahay. Kaya naman ay sumilip na ako sa siwang ng pintuan. Sa pagsilip ko sa loob ng bahay ay napakunot-no ako. Nang makita ko ang ina ng kaibigan ko na nakaluhod iyon sa bulwagan ng bahay at napapalibutan iyon ng kandilang itim na nakasindi. Sobrang kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Nang sa bigla na lang akong nagulat nang may tumawag sa pangalan ko. Napaigtad naman ako at agarang napalingon. Nakita ko ang kaibigan kong si Betong na naglalakad papasok sa bakuran at nakangiting tinanong ako kung ano ang ginagawa ko sa kanilang bahay. Ah ano tol, dinaan ko lang yung bola mo. Nakalimutan mo kasing dalhin kanina. Wika ako sa kanya. Ah ganun ba? Maraming salamat tol. Tugon naman ni Betong sa akin. Siya si Getol, uuwi na ako at malayo-layo pa ang bahay namin. Uwi ka ako dito. Tumango naman ang kaibigan ko. Kaya nagmadali na ako naglakad paalis sa kanilang bakuran. Habo lang hininga ako nagmamadali ng maglakad. Nang sa gayon ay makalayo na ako kaagad sa bahay ng kaibigan ko. Kakaiba na kasi talaga ang nararamdaman ko. At para bang may kung anong enerhiyang sumaklob sa buong pagkatao ko. Sa paglipas ng mahigit 15 minutong lakaran, ay nakauwi na nga ako ng bahay namin. Pagkapanhik ko sa loob ng bahay, ay nakita kong panay ang pagsusuka na naman ng aking ama. Kaya agaran na akong napatakbong papalapit dito at hinapuha pang kanyang likuran para maibsan ang masamang nararamdaman. Ano na ba itong kalagayan mo, Felix? Bakit hindi ka nagumaling-galing? Iniinom mo naman ang mga gamot na binigay ng doktor. Pero bakit wala pa rin? Hindi ka pa rin gumagaling. Pag-aalalang wika ng aking ina. Isugod na kaya natin siya sa ospital ulit.
tanong ng aking tiyain sa aking ina. Huwag na, hindi doktor ang makakatulong sa kanya, kundi isang albularyo. Kontrang wika ng aking tiyuhin. Sinabi pa nitong nakailang beses nang nagpabalik-balik sa ospital ang aking ama. Ngunit wala pa rin nangyayari. Kung kaya't mas maiging dalhin na sa isang magaling na albularyo ang aking ama. Tinanong naman ng aking ina kung kaninong albularyo naman dadalhin ng aking ama. Gayong wala silang kakilalang magaling na albularyo. Ang nasa baryo lang kasi namin ay mga simple manggagamot lamang. Sinabi naman ng aking tiyuhin na may kakilala itong albularyo at bagong dayo lamang iyon sa kanilang baryo. Mas maiging dalhin roon ng aking ama sa lalong madaling panahon. Nang mga sandalingang iyon, ay agad na naming dinala ang aking ama sa matandang albularyo na nagngangalang Antonio. Ayon sa aking tiyuhin kalakbay, bagong dayo lang daw ang albularyong iyon at nanggaling pa sa lugar ng Samar. Pagkarating namin sa bahay na kinauupahan nito, ay agara na kaming pinatuloy ng albularyo. Pagkatapos ay may kung ano-anong ritual ang ginawa sa aking ama. Naroon na nagusal ito sa papel na walang sulat at pagkatapos ay inilagay iyon sa palangganang may tubig at pinataka ng kandila. Matapos gawin iyon ng albularyo, ay napapailing na lamang itong napalatak at nagwika ng Langya, nang dahil lang sa tinanggihan mo ang mambabarang na iyon, napagka-interesan ka na kaagad barangin. Nagulat naman ako sa tinura ng albularyo kalakbay. Sa kadahilan ng papaanong nasasabi ng albularyo ang mga bagay na iyon. Bigla ko kasing naalala ang iisang tao pa lang ang tinanggihan ng aking ama at yun ay ang ina ng aking kaibigan. Hindi ko lubos sa kalain kalakbay na para bang tumugma ang nasa isipan ko at ang tinutukoy ng albularyo. Dahil habang nagre-ritual ito at panay ang pagpupunas ng langis sa katawan ng aking ama, ay nagwika ito ng Ikaw naman kasi, bakit nagpakapanatag ka sa lahat ng bagay? Ayan tuloy na isan ka ng mambabarang. Kaya tinanong ko ang albularyo kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin niya. Wika pa ng albularyo. Ugali na talaga ng mga mambabarang ang gawan ng kasama ng isang taong mapagkakainteresan nito. Kahit wala namang kasalanan ng taong iyon. Dahil sa kung tutuusin, ay hindi pa naman raw panahon ng anihan, pero nang hiram na raw ng palay ang mambabarang. Kaya iisa lang ang ibig sabihin noon. Plano na talaga ng mambabarang na barangin ang aking ama. Nagdahilan lamang ito para malapitan at makuhaan ng mga bagay ng pagmamayari ang aking ama. Dagdag pa ng albularyo, iyong pinulot ng mambabarang sa lupa ay ang kaputol ng sigarilyong itinapo ng aking ama. Mas madali raw kasing tumbukin at pahirapan ng isang biktima kung may hawak na kaperasong bagay ang mambabarang na pagmamayari ng biktima. Nagulat naman ako sa mga inilahad ng albularyo. Dahil sa papaano niyang nalaman ang bawat detalyeng nangyayari, gayong wala naman ito sa pinangyarihan. Ngunit biglang nagsalita ang albularyo sa akin at nagsabing maging ang iniisip ko ng mga sandaling iyon ay nababasa niya. Kaya mag-iingat raw ako sa iniisip ko. Sobrang humanga ako sa sinabi ng albularyo sa amin kalakbay. Dahil sa alam na alam nito, ang mga nangyayari at alam niya rin kung saan matatagpuan ang tirahan ng mambabarang. Subalit nagsabi itong hindi na kailangan pang puntahan ang bahay ng mambabarang. Dahil nung mismong oras na iyon, habang inuusalan niya ng ritual ang aking ama, ay ibinabalik na niya sa mambabarang ang lahat ng mga ginawa nito sa biktima. Maya-maya pa'y nagulat na lamang ako nang biglang bumulwak ang suka ng aking ama. Pawang naglalapot ang laway at napakaasim lamang ang isinusuka nito. Hanggang sa may iilang hibla ng mahabang buhok ang lumabas mula sa bibig ng aking ama. Buhol-buhol ang hibla ng buhok at nang hugutin iyon ng albularyo ay may kasama iyong lumot. Matapos iyong gawin ay muli na namang itinapat sa usok ang aking ama at dinidiinan ng kanyang sikmura. Hanggang sa mailabas na umano niya ang lahat ng itinanim ng mambabarang sa kanyang kalamnan. Balak daw talagang ialay ng mambabarang na iyon
sa demonyo ang kaluluwa ng aking ama. Mabuti na lamang at bago pa mahuli ang lahat, ay nadala na kaagad ang aking ama sa kanya at nagamot. Sa paglipas ng ilang sandali, ay tuluyan ang nagamot ng albularyo ang aking ama at may ipinainom siyang langis dito. Pangontra raw iyon sa mga barang na itinanim. Tinanong naman siya ng aking ina kung ano ba ang dapat gawin sa mambabarang. Huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahalang magparusa sa mambabarang. Sisiguraduhin ko sa inyo, misis, na lahat ng dinanas ng iyong asawa ay mas malala pa ang balik na ipapataw ko sa mambabarang. Mahabang paliwanag ng albularyo. Matapos ang lahat ng gamutan, ay unti-unti nang lumalakas ang aking ama at agad na kaming umuwi sa bahay. Tapos ay doon na tuluyan nagpalakas ang aking ama. Kinaumagahan ay nabalitaan na lang namin na namatay na ang ina ng kaibigan kong si Betong. Naglagas daw ang balat niyon na animoy na banlian at wika pa ng mga kalapitbahay namin talakbay. Ay sobrang nakakapanghilabot daw tingnan ang pagkamatay ng matanda. Na animoy pinarusahan muna ito bago bawian ang buhay. Matapos mailibing ang ina ni Betong, ay umalis na rin ang kaibigan ko sa aming baryo. Wala na rin akong balita kung saan ito lumipat. Simula noon kalakbay, ay natutunang kumilatis ang aking ama sa lahat ng mga nakakausap nito. Lalo na kung mga dayo lamang iyon. Dahil ayaw na nitong maranasan muli ang isang pangyayaring kamuntikan niya ng ikamatay. Nung balikan naman namin ang albularyo para sana'y muli magpasalamat, wala na iyon sa kinauupang bahay. Ayon naman sa may-ari ay umalis na iyon at marahil ay bumalik na sa Samar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Muli ay maraming salamat.